2000 ay isang banda ang nagpamalas ng kanilang husay sa musika dahil sa romantiko at mala Beatles nilang tugtugan. Sila din ang umawit ng sikat na kanta na Pinoy Ako na ginamit na theme song sa reality TV show na Pinoy Big Brother. Yan ay walang iba kung hindi ang Orange and Lemons. Kasama sa mga kantang pinasikat nila ay ang Heaven Knows. Hanggang kailan? Hanggang kailan ako mag-ibig? Abot kamay ang langit. At marami pang iba. Ano nga ba ang nangyari sa bandang ito? Bakit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama at nauwi sa pagkabuwag ng kanilang grupo? At pagkatapos ng isang dekadang pamamahinga ay muli silang nag-reunite, pero hindi kasama ang bukalista nilang si Makoy Pundales. May pag-asa pa kaya na bumalik ito sa grupo? Halika mga idol, alamin natin at kilalanin natin ang bandang Orange and Lemons. Pero bago tayo magsimula, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Taong 1990 ang unang nagkakilala, sina Makoy Pundales at Clement Castro sa Mariano Ponce High School sa Baliwag, Bulacan. Isang teacher ang nanay ni Makoy at proud na proud ito sa kanya. Sabi nga nito, di baling mahilig siya sa musika, basta huwag pababayaan ang kanyang pag-aaral. At dating teacher naman ang mga magulang ni Clem Castro. Ayon naman sa ina nito, pangarap niya para sa kanyang anak, maging mahusay itong profesor. Yun nga lang, mas naimpluensyahan naman ito ng kanyang ama na isang rondalya teacher. At ito ang naging daan na mas maagang ma-expose si Clem sa larangan ng musika dahil madalas siyang isinasama ng kanyang ama sa rondalya practice. At dahil sa iisang hilig nila Makoy at Clem sa musika, ay naging matalik na magkaibigan sila. Ngunit nung nag-college na ang dalawang ito, ay nagkahiwalay na sila ng eskwelahan na pinapasukan. Pero dahil sa tawag ng musika, ay hindi ito naging hadlang sa kanila. At dito na nga sila nagbuo ng banda. Ang kanilang grupo ay tinawag nilang The Irony, pero naging papalit-palit ng pangalan ang kanilang banda. Dahil sa tuwing may umaalis na miyembro o nagbabago sila ng way ng tugtugan, ay binabago din nila ang kanilang band name. Tinawag din nila ang kanilang grupong The Crane, Mushroom at madami pa. Ang grupo ay unang nakilalang tumutugtog sa mga events, kasama din ang mga club sa Bulacan. Ang kanilang tugtugan noon ay New Wave at Beatles. At ayon nga kay Clem Castro, ang musika ng Eraserhead sa album na Electromagnetic Pop ay isa sa nagtulak sa kanya upang magsulat ng mga kanta at makagawa ng sarili niyang legasiya. At ang pinakamalaking impluensya ng grupo ay ang bandang The Beatles. At noong 1999, ang banda ay nagsimula ng gumawa ng mga orihinal na kanta, kasama ang bahista nilang si Lau Santiago at ang drummer na si Michael Salvador. Dito na din sila nag-isip na magiging permanent band name. Ang pangalan ng kanilang grupo ay isinuggest ng isang member nila na nakita nito sa isang music magazine na title ng isang album na tinawag na Oranges and Lemons na nagmula sa British band na XTC. At sa kalaunan, ang pangalang Oranges and Lemons ay napag-alaman nilang isa palang British nursery rhyme. Oranges and lemons at the bells of St. Clement. Kaya noon ay napagdesisyon na nilang tawagin ang kanilang banda na Orange and Lemons dahil ayon sa kanila ay bagay na bagay sa tugtugan nila ang pangalan ng kanilang grupo. Pagkatapos noon, ang grupo nila ay minanage ni Bong Baluyot ng Nosit Affairs na isang local management, booking and production outfit. At sa kalaunan ay nai-record din nila ang kantang Isang Gabi at She's Leaving Home upang gawing demo para sa radio station na NU107.5. Kaya lang, ang banda ay nagpahinga dahil sa pag-alis ng bahista at drummer na sina Lau Santiago at Michael Salvador noong taong 2000. Pero hindi rin nagtagal
ay muling nagbalik at naging aktibo ang banda noong taong 2001. Kasama ang magkapatid na sina JM Del Mundo na isang bahista at Ace Del Mundo na isang drummer na dati na ding tagahanga ng una nilang banda. Kaya ang bagong lineup ng grupo, Makoy Pundales on vocals and rhythms, Clement Castro on vocals at lead guitar, JM Del Mundo on bass, at Ace Del Mundo on drums. At ito ang idiniklara nilang original lineup ng grupo. Dito na din sila nakagawa ng mga original na kanta sa pamamagitan ni Clem Castro. 2003 ay nakatugtog ang grupo sa isang club sa Makati at dito nila nakilala si Toti Dalmasyon na dating member ng Groove Nation na kung saan ay kaka-establish lang nito ng kanyang record label na Terno Recordings at inalok sila nito para sa isang recording contract. Dahil nang mapanood sila ni Toti ay napahanga nila ito dahil sa malaking potensyal at very unique na tugtugan ng grupo at agad naman nila itong tinanggap. At pagkatapos noon ay kinausap ni Clem at Makoy ang dati nilang manager na si Bong Baluyot upang muli silang i-manage at matulungan sa financial budget dahil noong mga panahon na yon ay kailangan na nilang ma-record ang 10 kanta para sa kanilang unang album sa loob ng 3 araw. At sa kaparehong taon ay na-release ang kanilang unang debut album na tinawag na Love in the Land of Rubber Shoes and Dirty Ice Cream under Terno Recording kasama ang kanilang single na Just Like a Splendid Love Song. Spending my days with you is like living in. At ito ay nakakuha kaagad ng radio airplay sa NU107.5 at naging number 1 spot din ito sa weekly countdown. Nakakuha din ito ng parangal bilang Best New Artist sa NU Rock Awards noong 2004. At nang matapos ang kanilang kontrata sa kanilang unang label, ay pumirma naman sila ng kontrata sa major label sa Universal Records at nai-release ang kanilang second album na tinawag na Strike Whiles The Iron Is Hot noong April 28, 2005. Kasama ang kanilang single na Hanggang Kailan. Heaven Knows, Lihim, at Chatter's Tale. Sa hindi nakakaalam, si Clem Castro ay lead vocalist din ng grupo nila. Sa paglabas ng kanilang album, ang mga kanta nila ay talagang patok na patok sa masa, lalo na sa mga kabataan. At hindi naman nakapagtataka na sobrang ganda ang nilalaman ng mga kanta nila dahil purong tiga Bulacan silang lahat na lugar na kilala sa pagiging Makata. Nabigyan din ng malaking break ang grupo nang sila ipinagawa ng soundtrack na gagamitin sa reality show na Pinoy Big Brother sa ABS-CBN. Diyan na nila nagawa ang kantang Pinoy Ako, na talagang halos naging national anthem ng mga Pinoy noon. Pero sa kabila ng kasikatan ay wala pa ding pagbabago sa pamumuhay nila dahil ayon sa grupo ay nagkukommute pa din sila papunta sa mga gig. Di nagtagal ay nakapaglabas pa sila ng mga kanta gaya ng Abot Kamay, Abot Kamay ang langit, na ginamit sa commercial ng shampoo, at nirevive din nila ang kantang Blue Moon. Ginamit naman sa soundtrack para sa isang pelikula. Na-features din ang Orange and Lemon sa MTV Philippines sa kanilang Rising Star segment at Local Artist of the Month. Kasama din sila sa tribute para sa Apo Hiking Society na tinawag na Kami na Po Muna album sa kantang Yakap sa Dilim. At muli silang nag-revive ng kanta mula sa Apo na tinawag na Tuloy na Tuloy pa rin ng Pasko noong 2006 na ginamit sa ABS-CBN. Nang lumaon ay lumabas ang issue ng kantang Pinoy Ako dahil di umano ay kinopya daw ng grupo ang melody ng kantang Chandelier na mula sa bandang Care na sumikat noong 1980s. Pero sa paliwanag ni Clem Castro ay hindi nila ito kinopya dahil unang-una ay magkaiba ang lyrics ng kanta at maaring nagkataon lang na nagkapareho ito ng rendition, ganun din sa mga chords. At dito na rin dumating na nagkaroon ng tension sa pagitan ng mga miyembro dahil na rin sa matinding pagod at walang tigil sa mga gig, paggawa ng mga kanta, mga pagbabago ng perception at principle. Dagdag pa dyan ang matinding pressure sa ilalabasan na nilang ikatlong album. Dito na rin hindi nagkaintindihan si Clem at Makoy
Dahil habang ginagawa nila ang third album, ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa at nag-walk out si Makoy Pondales. At sinabi niya kay Clem na hindi na siya kakanta kung nandyan ito. Tumagal din ito ng ilang linggo. At ginawa ni Clem ay naglaylo muna sa grupo upang pagbigyan ang gusto ni Makoy. Yun nga lang, ang pangyayaring ito ay naging dahilan upang subukang tanggalin si Clem sa grupo. Pero ipinaglaban ni Clem ang kanyang karapatan bilang miyembro ng Orange and Lemons. At pagdating sa huli ay napagkasunduan ng banda na sila ay disband na. At ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay isa na lamang history. Di nagtagal ay bumuo ng bagong grupo si Makoy Pondales na tinawag na Kenyo. At nailabas nila ang kantang Sana kasama ang drummer na si Jeff Lima at ang dating miyembro ng Orange and Lemon na sina Ace at JM Del Mundo. At si Clement Castro naman ay bumuo rin ng sarili niyang banda na tinawag na Camera Walls kasama ang dati nilang bahista na si Lau Santiago at ang drummer na si Butch Rudica. Nakapaglabas din sila ng isang kanta na tinawag na Markers of Beautiful Memories. Pero hindi naman ito masyadong sumikat dahil ang hinahanap ng mga fans ay yung original na grupo nila. At nang matapos ang 10 taon na breakup ng banda, ang Orange and Lemon ay muling nag-reunite noong 2017 kasama ang dating lineup na si Clem Castro on lead vocals at lead guitar, JM Del Mundo on bass, Ace Del Mundo on drums, at nadagdag din sa kanila ang keyboardista na si Jared Nerona na dati na din nilang naging kabanda pero sa pagkakataong ito ay hindi kasama si Makoy Pondales. At ayon kay Clem Castro ay mas maganda nga sana kung magkakasama pa din silang apat gaya ng dati. Kaya lang di umano ay iba na ang direksyon ni Makoy. Dagdag pa niya, yung breakup nila noon ay malalim na talaga. Personal at professional reason ang dahilan. Kaya simula noon ay hindi pa rin sila nagkakaayos. Pero sinabi naman ni Clem na open ang Orange and Lemon kung sakaling gustong bumalik ni Makoy Pondales. At nakwento din ni Clem na kaya sila nagbalik sa music scene ay gusto niyang ma-preserve ang kanilang mga awitin. Sa katunayan nga, ni-remastered pa nila ang kanilang mga naunang album dahil ito lang daw ang paraan upang magamit nila ang kanilang mga kanta sa social media platform. At dagdag din ni Clem ay sinisigurado niyang nakakatanggap pa din si Makoy Pondales ng royalty mula sa kanila. Ganun pa man, ang Orange and Lemon ay nagpapatuloy pa rin sa Philippine music scene. At si Makoy Pondales naman ay nagpo-focus sa kanyang solo career. Sa katunayan ay naglabas pa ito ng bagong kanta na tinawag na Forever Ko'y Ikaw. Minsan kasi ay dumarating sa puntong kailangan nyo ng maghiwalay ng landas, lalo na kung madami na kayong hindi pinagkakasunduan. Masakit mang isipin pero kailangang tanggapin. Ganun pa man ay umaasa akong magkakasama-sama ulit sila sa iisang entablado